And Diyos na pinaglilingkuran natin, and Diyos na buhay. Amen. Because He lives. The song says, I can face tomorrow. Kaya po natin harapin ang anong mga problema sa kinabukasan, anong man ang darating na yan, mga kapatid. Hallelujah! Kaya po natin yan sapagkat ang Diyos ay buhay sa ating buhay. Hallelujah! I would like to open your Bible in the book of Romans. Romans chapter 8, verse 37. Nay, in all these things, we are more than through Him that love us. Amen. Hallelujah. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthened me. Ang buhay po mga kapatid ay puno ng pakikipagbaka. And in fact, life itself is a battle. It is a battle between good and evil, failure and success, poverty and prosperity, victory and defeat, and right and wrong. It is a struggle between life and death, winning and losing. And because life is a struggle, ito po ay may kasabihan, the survival of the fittest. Kung sino ang pinakamalakas, siya ang magsusurvive. Marami po ang mga tao ngayon, they keep on struggling, nakikimbaka para magtagumpay upang mga kapatid manalo, upang mapapunta sa itaas. Datapot, marami rin ang patuloy na nabibigo. Sila po ay sumusuko sa pagkatalo at dahil po dyan, marami po silang ginagawang mga excuses. Mayroon nagsasabi na, siguro, ipinanganak na akong ganito. Mayroon nagsasabi, dahil naman sa kanya eh. Dahil naman doon, kaya ako naman ganito. And the worst thing sometimes because of their failure ay sinisisi nila ang Diyos. Why God did made me this way? O baka sabihin natin minsan, siguro ito ng kapalaran ko. Kaya sabi ka lang sa akin, kapalaran, hindi na natin. Hindi matagpuan. Ito na ako sabi. Pero ako po yung niniwala sa destiny. I don't believe in destiny. I believe that we are the maker of the destiny. At ang destiny po natin ay maging matagumpay kung tayo may nagtitiwala doon sa gumawa sa atin. We are not destined to be a failure, to be weak, to be defeated, and to be poor. You are what you are because you chose that to be that way. Kaya ka naging ganyan yan ang pinili mo. Hindi po yan destiny. Ikaw ang gumagawa ng kapalaran mo. Pero kung sabihin mo, kapalaran mo maging mayaman ako, tapos upo ka lang, mayaman ka ba? No. Kaya mga kapatid, you are defeated, you are poor, you are a sinner because you chose to be one. We are not to blame, God because the master plan of God for our life is to be victorious, to be successful, and to be prosperous. You are what you are because of your choice. Amen? God created you and me to be winners and not losers. Diba? Our creation was not intended to be a failure. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para sa kaliguan upang maging makasalanan, upang maging mahina, upang maging sakitin. Nilikha pa ng Diyos upang maging magtagumpay, maging winner. Hallelujah! Kaya hindi ka dapat manatili doon sa pagkatalo at sa kaliguan. We are created to dwell on the positive, on the success, on the strength, on the possibility, and victory. Why? Because we are born to be a winner. Yes. Hallelujah. We are born to win. Yes. We are not born to lose. Yes. Because we are serving a living God. Amen. Hallelujah. Let's pray. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Dalangin ko yung pagpapasbas ka o paglingkod. Kung nasan mo meron namin yung pagbilig, naging kausa sa amin ng Diyos. We believe in your words of God. At alam ko, meron kang kausapin sa mga oras nito. Meron kang Panginoong babaguhin buhay.
Meron ka Panginoon o Diyos na patatagin mo Panginoon at meron ka dito bibigyan mo ng panibagong pananaw at positibong pananaw sa kanyang buhay. Lord God, we pray, Lord, that you will anoint each and every one of us today. And we claim the victory, we claim the healing, we claim the miracle, and we claim, O God, everything that you have promised us in the world, in your mighty name, in Jesus' name. Amen. Palakpak po ng sabi mo, sabi mo sa kanya, Aba, eh panalo ka na. Aba, panalo ka na. Mayroon po tayo assurance kung bakit po tayo ipinanganak para manalo, para matagumpay. Assurance when we are born to win. Number one, the original purpose of our creation. Ang sabi po ng Biblia, Genesis 1:28, and God blessed them, si Adam at si Eva, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So mga kapatid, ang purpose po ng Diyos sa atin simula-simula pa, ay upang magkaroon po tayo ng kapamahalaan at otoridad sa lahat ng ganyang binikha. Ito po ang intention ng Diyos, mga kapatid. To be a master and to be a ruler. Ang lahat po ng mga hayop ay sumunod kay Adan. Pero ang nakakalong po at hindi po nagtaga rito. Sapagkat ito po ay nawala nang sila po ay nagkasala. Ang asahanin na ang tao ang maging ang mag-dominate sa mga hayop ay nakakalungkot, tayo po ngayon ang dinodominate na mga hayop. Amen? Our original purpose was to dominate and win. We are born to win. Kaya lang mga kapatid, minsan yung ating mentality, ipinanganak tayo ng Diyos na maging matagumpay. Pero minsan natatalo po tayo doon sa kapaligiran. Sa halip na tayo mamulat sa kalakasan na galing sa Diyos, minsan doon tayo tumitingin. Alam natin na ganun meron tayong kakayahan, pero hindi po natin ginagamit ang ating kakayahan, nagpapatalo po tayo. Naalala po po yung kwento ng isa pong anghila. Isang sisiyaw ng anghila, mga kapatid, hinulit, nahuli po siya, at ang ginawa po na nakahuli sa kanya, their sisiyaw, isinama siya doon sa mga manok. Sa mga sisiyaw. So lumaki ang anghilang ito na ang kanya pong kasamahan ay mga sisiyaw. At lumaki siyang parang manok. Lahat ang ginagawa ng manok, ginagaya niya. Hindi niya alam na siya may potensyal. Hindi niya alam na siya mga kalipad ng mataas. So mga kapatid, kung ano lang yung lipad ng manok, yun din ang kanyang lipad. Without knowing that pwede siyang lumipad sa pinakamataas na bahagi, mga kapatid. Siya ang dapat lumipad doon sa napakataas, pero dahil napasama siya doon sa mga manok, akala siya yung manok din. Until one day, mga kapatid, there was a challenge that came. Dumating po ito, mga kapatid, dumating po yung isa pong lawin na sila po ay nagagitin. So itong mga kapwa niya manok mamaliliit, yung pwede lang lumipan, lumipan! Pero malapad, maliit lang lumipan siya mga kapatid. Siya ang natutunan, at magtunan ng pansin. Siya pong hinabol ng malaking lawin. Pero sa kagulat-gulat po ng pangyayari, dahil siya po ay anghila. Patuloy niya kinakampay ang kanyang bakbak mga kapatid. Hanggang nagulat siya na siya pala ay mas mataas pa lumipan kaysa sa lawin. There is something in us, mga kapatid. We are born to win. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para noon lang, mga kapatid. Para hanggang diyan lang, nilikha tayo ng Diyos, mga kapatid. Hindi para noon lang sa pinakamataas na flight ng aeroplano na ating masakyan, hanggang 30,000 feet o 40,000 feet. Nilikha tayo ng Diyos para lumipad papunta po sa langit. Hallelujah! Ang ikalawa, mga kapatid. Our form, our unique biological design. During the transition period, mga kapatid, pagkatapos po ng meeting, million-million po
ang mga cells kasi ang babae egg at sa lalaki cell. So, million-million po ang mga cells na talagang nagsisikap na pumasok doon sa cell. Laban-laban sa doon, bawat isang tutulang kanila, muna ako papasok niya, sabi ng isa. Kasi hindi ako, million-million yun. Para anong purpose? Para po mag-unite sa doon sa itlog ng babae. Para magkaroon ng tinatawag na fertilization. Ang resulta po, after 9 months, hallelujah, mayroon pong isang unit na lumabas. Yan ay walang iba kundi ikaw. Lumabas kasi sa napupunan ng iyong ina. You are biologically designed to be a winner. Why? Out of the million that struggle, isa lang ang nanalo at ikaw yan. You are the product of a winner. Amen? Kaya ang sabi ni Haring David, Psalms 139, verse 14, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Mga kapatid, tayo po ginawa kakilagilabo at ang ginagilagas. Kaya, pag nakita mo na ang ilong mo ay pangu, mga kapatid, kakilagilabo at magawa ng jokes dyan sa ilong mo. Diba? Kung ikaw mo na may kapansanan, mayroong pinto lang sa amin ng pastor, lahat ay ginawa ng Diyos na maganda, walang ginawa ang Diyos na pangit. Ang sabi ng kuba, pastor, anong masabi mo mga dyan, pangit itong kuba ko? Pangit, sabi ng Diyos, sabi ng pastor, hindi mo ba alam na sa lahat ng kuba, iyan ang pinakamagandang kuba na nakita ko. Diba? Kaya tingnan yung tanong ninyo yung mga anak na ina. Galit ka pa ang kapangit yung anak, sabihin, oh, ang ganda ng anak ko. Diba? Dahil mga kapatid, yan ang nagtanumpay. Ikaw ang nagtanumpay. You are fearfully and wonderfully made. How? Paano mo masabi? Your eyes can recognize 100,000 different colors. Hindi mo alam yan. Hindi mo alam yan. Your ears can hear 7,000 different sounds. Oo. Oh. Pagkaralan yun, tingnan nyo yung illustration niya. Your voice can sing 32 notes. Sipin mo yan? Ay, kung 32 notes yung ako 33 notes eh. Oh. Kayong A, B, C, ako may T, B ako eh. Sila wala. Diba? Our built-in success, mga kapatid, you have 12 million cells that compose these abilities. Sabi mo 12 million cells? Hallelujah. Our built-in success, mechanism. Katatlo. Ang ating pong built-in success. We have a will with a prerogative to choose. We have a mind with an incredible potential to win. Alam niyo ba ang isip natin na sabi niya yung the sleeping giant na sa atin? Kung atin lamang itap ang ating potensyal at gamitin natin ito mga kapatid sa full capacity, lahat ng mga bagay na imposible, magawa natin. Di ba? Alam niyo ba na ang sabi? Our mind is amazing. If we can cultivate and make it positive, we can hit our way to the sky. Bakit mayroong mga matatagumpay? Ano itong ginagamit nila? Talagang, sabi nga, talagang inaano nila yung kanilang utak. Ginagamit talagang, binibigat nila kung ano ang kanilang capacity. Ang sabi po ni Napoleon Hill, what the mind can conceive and believe, the mind can achieve. Kung ano ang iisipin mo, mga kapatid, at iyan, ay iyo lamang pagpupunyagian, kayang-kaya mo yung makuha, kayang-kaya mo matamu. Kaya ang mga tao na tatagumpay, mga kapatid, ang kanilang tatagumpay na simula yan sa kanilang pag-iisip. Pero kung hindi ka nag-iisip, ay wala kang tatagumpay. Kaya ang sabi ni Solomon, for what it, for how as he thinketh in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip niya sa loob niya,
gayon siya. Kaya kung ano iniisip mo ngayon, ay gayon ka. Kung iniisip mo na init ka dahil matagal mo prinsip pastor, ay gayon ka na nga. Kung iniisip mo ngayon, ay ibang bagay, yun din ang mangyayari sa iyo mamaya. Pero kung iniisip mo ngayon, ay pagpapalain ka sa oras nito. Kung iniisip mo ngayon, ay pagpapalain ka sa oras nito. Kung sa isip mo, ibinigyan ka ng karakter ng Diyos sa oras nito, yan ang mangyayari sa iyo. Ang akin pong isip, meron ko yung kamangangang kapangyarihan, natapwagin ka lamang natin yung ginagamit. We live it and news, and we live it and talk. Ang sabi po na rin, San Par, the human mind, it's the richest unexplored area in the world. Ito pinakamayaman. Dahil hindi mo ma-explore yung outer space kung wala ang isip ng tao. Hindi mo diskubrihan ang mga bagay, mga kapatid, na ating tinatamasa ngayon kung wala ang isip ng tao. Ang ating pong isip, it is the richest unexplored area in the world. And it is the breathing area by which God can send you syllable, amazing, and successful idea. Pero, pinakalaysan ko mo lamang yan sa ating buhay. Gaano ka man katalino, kung wala, mga kapatid, ang Diyos sa isip mo, ang katalinuhan mo ay hindi mo magkatalupan. Amen? Kaya ang sabi ni Pedro, sapagkat sino na agad ang pag-iisip ng Panginoon upang sa ikulupan niya, natapwat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Mga kapatid, kapag ka sa iyo ang kaisipan ng ating Panginoon, kaya sabi ng Biblia, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Dapat ang kaisipan ni Kristo ang isipin mo. Pwede na huwag tayo Kristiyano because we are Christ-like, Christ-minded. Lahat ng ginagawa natin according doon sa pamantayan ng ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah! Kaya, sino sa inyo nakasakay na doon sa elevator sa labas ng building? Di ba may mga elevator sa labas ng building na kalagay? At tingin ang Amerikano, pagkatabi niya, natin na, di ba? Ay, mabalik sa Pilipinas yung meron. Meron na ba dito? Yung elevator sa labas ng building, yung overviewing kayo, hindi sa loob. Alam niyo bang sino naka-inventor niyan? Naka-inventor niya sa Kristiyano. Nung kanyang ginagawa yan ni Arbil, hindi sila gumagawa ng building. Mga kapatid. Eh sa loob, wala na, parang wala na. Ang ginawa niya ng design siya na ang elevator ay sa labas ng building. Pinagtatawanan ko siya. Sinabi, you are crazy. Pero mga kapatid, bago niyo na ginawa. In my heart, Lord, ang isip na binigay mo sa akin, alam ko kaisipan mo. Ang invention na ito, Panginoon, alam mo invention na ito. Maaaring ito'y katawa-tawa sa tao, pero alam ko, pag ito'y napatunayan mo, Panginoon, sa tao na ito ay totoo, haanganin ko ng mga tao. Ipinasin ko niya, mga kapatid, at alam niyo, pinagtatawalan siya ng iba. Pero nung ito'y mayari, tinamaan siya ng lahat ng arkitekto na makikin sa buong mundo. At marami ngayon ang mga elevator na nasa harap sa labas ng building. Diba? Kitang overview ng building, pero magpasok mo sa loob. Kaya mga kapatid, tingnan po natin yung mga scientific advancement, yung mga invention, yung mga medical discovery, yung mga exploration sa outer space, yung mga social networks. Saan ang galing yan? Hindi po computer ang gumawa niyan. Hindi makina ang gumawa niyan, mga kapatid. Saan ang resources niyan? Nanggaling po yan sa isip po ng tao. Ang problema ng minsan, itong ating isip, kinukontrol ng ating mga na-invention. Kaya nangyari na yun, nakukontrol ng computer ang isip ng tao. Nakukontrol ng mga kapatid, ng mga gadget ang isip ng tao. Diba? Tinan mo minsan. Obserbahan mo, bagay sa church. Alas sa mga ngayon, meron dyan. Hindi may pag-ila. Meron sa tabi ng vitamin niya, may nag-ano ngayon. May nag-gadget, may nag-bibismo. Nagtatago. Kunyari na nag-ilig, pero nag-i-change yan. Sana wala. Dahil
kinukontrol po ng mga gadgets ang ating kaisipan. Ngunit mga kapatid, kung meron pang dapat kumontrol sa ating kaisipan, hayaan natin na ang Biblia ang magkontrol ng kaisipan. Ang salita ng Diyos. Our Father is a winner. Genesis 1:27, so God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. So ang dinikha ng Diyos ay male and female. Male and female. Hindi male, but hindi female. Dalawa lang. Kaya walang third sex. Walang nilikha ang Diyos na third sex. Dalawa lang ang sex. Male and female. We are created and patterned in God's image. If God is a winner, mga kapatid, because He never lost a battle. At ang Panginoong Jesucristo, ating Ama, at nung siya nabayubay sa cross, ang sabi niya, it is finished. Ano ibig sabihin? He conquered sin, He conquered the world, He conquered self, and He conquered Satan. We can win because our Father is a winner. He won at the wilderness, He won at Gethsemane, and He won at Calvary. At sa ating pong dugo ay nananalintay ang dugo ng isang winner, mga kapatid. Nung tayo po'y nagsisi, nabautismuhan sa kanyang pangalan, tinanggap natin sa ating buhay, mga kapatid, naging adaptin po tayo. At ang dugo na nananalintay, mga kapatid, sa isang matagumpay na Diyos ay nananalintay din sa ating mga buhay. That is why we are born a winner. And He put the Spirit in our spirit so that we can be a sure winner like Him. Kung inalagay niya kanyang Espiritu sa atin, kung tayo ito manggap ng bautismo ng Espiritu Santo, ang sabi po ng John, chapter 4, verse 12, 14-12, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than this. Sa iyo. Mas naibig pa ba ang mga gawa natin, mga kapatid? Amen? Si Kalaya 4:6, not by might, nor by power, but by spirit, say it now. Hallelujah. Number 5, our redemption purpose. God has given us dominion over our enemies. Binigyan po tayo ng Diyos ng dominion. But we shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be my witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the othermost part of the earth. Ibig sabihin, mga kapatid, kaya sabi mo niya sa Luke 10:19, I give you power over all, I give you authority, amen, over all the power of the enemy. Ang kapangyarihan, ang diablo may kapangyarihan yan. Pero ang nakakalungkot sa kapangyarihan ng Diyo, ng diablo, ay nasa ilalim po ng ating authority. Diba? Every power, gano'n po niyang kapangyarihan, pero kapangyarihan niyan kung nasa ilalim po ng otoridad, hindi niya pwede i-practice sa ganyang kapangyarihan. Naalala niyo yung sinabi ko noon, ay observe, naka-observe ako po doon sa Makati, mga kapatid, yung isa pong traffic aid na pakaliit na babae, traffic enforcer na pakaliit na babae, nasa gitna ko ng isa, ay ang mga sasakyan, talagang hagurot ko na, mayroon yan, mamaya may biglang dumating na napakalaking truck, 24-28 wheeler siya tayo ng trailer, ay overspeed, biglang bumamit na, sa kasalan ko ngayon, ay talagang sigawan ka dito sa, talagang ang truck ay bumalambang, umarilong bigla. Ako, sipin mo, i-apply mo anong motorin din ang babae yun laban doon sa napakalaking machine. Hindi yung babae, may power yung machine, pero may authority yung traffic enforcer. Ano ang naroon sa traffic enforcer? Hindi yung kanyang pagkatawag, yung uniform yung suot niya. Dahil kung siya ay walang uniform ng traffic enforcer, pagkita-kita ka doon ay sigurado, durong ka. But because of that uniform, ganun din tayo. Sapagkat ang ating uniform ay ang dugo ng ating Panginoon Jesucristo. We are protected. We have power.
may kapangyarihan po tayo over our enemies. We have dominion over demons, sin, temptations, trials, self, the world, and Satan. 1 Corinthians 15:17, but thanks be to God, which giveth us the victory for our Lord Jesus Christ. Amen? May kapangyarihan tayo. May dominion tayo. Doon sa mga demonyo, sa mga kasalanan, sa mga tukso. Kahit na yan, mga kapatid, ay 10,000 kilo ng siyapo. Hindi yan kaya, mga kapatid, kung ikaw na sa ilalim, mga kapatid, na kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka kaya because you have the power over all the temptation, over the sin. Kahit maraming pa niya nakapaliparigin sa iyo ng mga tukso, hindi ka kaya. Bakit? Mayroon kapangyarihan ang ibinagay ang Diyos sa iyo. Kaya kung mininiwala sa isang Kristiyano na natutukso pa, natatalo sa tukso, yes, natutukso pa, pero hindi ka natatalo sa tukso. Sapagat ang tukso na rin yan, hindi mo pigilan. Amen. Ang ibon, hindi mo yung pigilan, kaya pigilan na lumipad sa ulo mo. Pero kaya mo yung pigilin na maglagay ng pugad sa ulo mo. Saint Astro, kapag kamiloon kang kapangyarihan na sa iyo ang dugo ng Panginoon, anumang mga tukso na nakapalibot sa iyo, anumang mga bisyo na nakapalibot sa iyo, anumang mga kasalanan na nakapalibot sa iyo, hindi yan kayang mananalo, hindi yan kayang manaig. Bakit? May dumungin ka sa lahat ng mga tao. Dahil ang purpose ng Diyos, dahil ito, bakit tayo niligtas? Upang atin pong manahin ang buhay na walang hanggan at ang langit. Hindi po tayo tinawag para sumuko, para tumiminto, para umatras, para mabakslide, o kang matalo lamang ng demonyo. Amen? Binigyan po tayo ng Diyos ng assurance. John 1 John 5:4, for whatsoever is born of God, overcoming the world, and this is the victory that overcoming the world, even our faith. Sino may pananampalataya dito, mga kapatid? Praise the Lord! Kapag ang pananampalataya niya ay huwag mo pa mga kapatid pagpapayaan. Don't ever take for granted the faith that is in you. Sapagkat mga kapatid, mayroon itong spiritual blessing na nakahanda ang Diyos sa bawat sa atin as long na ang pananampalatayang yan ay iniingatan. Bakit nakuha mga kapatid mo ang pagpapala mula kay Esau? Bakit niya nakuha? Si Esau ang panganay. Nasa kanya ang lahat ng pagpapala. Nasa kanya ang birthright. Nasa kanya ang nakatakarapatan. Bakit nakuha ni Jacob? Sapagkat hindi iningata ni Esau ang kanyang birthright. Hindi iningata ni Esau ang pagtitiwala ng Diyos sa kanya. Kaya siya ang ginawang panganay sapagkat, mga kapatid, ang Diyos ay may tiwala sa kanya. Ganun din tayo. Kaya tayo tinawag ng Diyos para sa buhay na walang hanggan, para sa pagpapala, sapagkat may tiwala ang Diyos sa atin. Huwag natin i-take for granted ang pagpapala at ang pagtitiwala ng Diyos na yan. Amen. Dahil lamang doon sa isang mangkok, sa isang tagayan ng pagkain, ipinalit ni Esau ang pagpapala. Minsan, mga kapatid, ganun ang ginagawa ng Diablo na daya sa atin. Dinadaan po tayo sa mga material na bagay, sa mga bagay na sanlibutan. But I would like to tell you, panghawakan mo lamang na matibay yung pagtitiwala ng Diyos sa iyo. Huwag mo ipang walang bahala, Church, huwag mo ipang walang bahala ang ipinagtitiwala ng Diyos sa atin. Sapagkat ang mga material na bagay ng bansa ng kalalan niya, dito lang yan. Gaano pa man kayaman, yung sina Bill Gates na yan, yung sina Henry C. na yan, kung sino pa mga milyonaryo niyan, hanggang dito lang ang kayamanan ng mga yan.
ng buhay saan mapapunta ang kanilang kayamanan. Kaya ang sabi ng Panginoon doon sa isang mayamang haling, ang sabi ng mayaman, kaluluwa ko, mayaman ka na, marami ka ng naipon, magpahingalay ka, matuwa ka, magalak ka, uminom ka, kumain ka. Anong sabi ng Diyos? Ikaw na hangal. Hangal ang pagkatawag ng Diyos sa mga taong gano'n. Ayaw ko maging hangal sa harapan ng Diyos dahil lamang sa mga material na bagay niya. Kaya sabi ng Diyos, ikaw na hangal. Kung pupunin ko sa iyo ngayong gabi ang iyong kaluluwa, mapasaan ang lahat ng iyong mga dilatang. Don't ever take for granted. Ang ipinagkatiwala ng Diyos sa akin. Ang ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo ng mga material na bagay na yan, pansamantala lang yan. Pero ang dapat mong ingatan ay ipinagkatiwala sa iyo na walang iba kundi ang eternal ng mga bagay. At yan ay walang iba kundi ang buhay na walang iba. Our exalted position in life. Kung gusto sa lahat. 1 Peter 2:9. But ye are a chosen generation. Isipin mo, sa dinami-dami ng generasyon tayo, pinili ng Diyos. Ilang bilyon ang tao sa buong mundo. Anin? Anin mo dito? Out of the 6 billion people, isa ka sa pinili ng Diyos. A royal priesthood. Makaharing mga sacerdote. Alam niyo mga kapatid, hindi basta-basta lahat po tayo ay sacerdote sa harapan ng Panginoon. Pero ang ating mga sacerdote hindi basta-basta makahari. Hindi mo na kailangan mag-aaral pa ng 10 taong sa seminaryo para ka magiging sacerdote, magiging priest. Ang kailangan mo lamang, iapusin mo lang at tanggapin mo ang Panginoon. Pagpapapis mo kasi may pangalan, ako kumami, ikaw ay makaharing pag-asendod. Amen? A holy nation. A peculiar people. Ito ang gusto ko sa lahat para kapatid. Peculiar. Nakaiba. Kaya alam na alam mo yan yung pagka-Pentecostal eh. Sa araw, kapag siya, nalakas yan, nasama siya sa Iglesia. Sabi ni Sister, sino kapatiran? Alam na alam mo pagka-Pentecostal. Di ba? O, hindi nyo lalay kung ano yung Pentecostal. Ako malayo, parang minakulang yan. Kapatiran na yun. Pentecostal na yun. Di ba? Dahil peculiar po tayo, kakaiba tayo sa lahat. Para that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Tinawag ka ng Diyos mga pinagulas at liman patungo sa Kanyang kagilag-gilalas na kaliwanagan. Ephesians 2:6. Tayo ay binangang kalakit niya at pinagong kasama niya sa kalangitan kay Kristo Jesus. Sipin mo sa pag dito marami bumibili ng mga gandang seat, ano ba? Diba? O seat tabi ni Kristo. Kung ano mga reynas mo, pero kung dyan, pero doon sa langit, mga kapatid. Ikaw lang magpatabi ka lang sa pagpuposis ang mayor. Di ba? Parang magmarami ka lang. Patabi mo mayor. Tapos magpatabi mo si Duterte. Eh huwag ka lang drag-addict, huwag ka lang kriminal. Eh sigurado ka. Eh pag marami mo, patabi mo si Duterte. Pero may mga drag-addict, sigurado patayan kay Duterte. Magpatabi mo gobernador. Nakalang mo mga laki ka lang. Pero mga kapatid, isipin mo, sa kalagitan lang patabi mo ay sino? Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Colossians 1:13. Nang siyang nagligtas sa atin saan? Sa kapangyarihan ng kadiliman. At naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Mula doon sa kapangyarihan ng kadiliman. Mula doon sa lusak ng kalbat kasalanan. Mula doon sa putik ng kasalanan, mga kapatid. Anong ginawa ng Panginoon? Inilipat kanya patungo doon sa kaharian ng Diyos. Kaya, pag nababasa ko itong verse dito, mga kapatid, sometimes, I produce reading this, kami nag-aaral, hindi mga kapatid naiwasan na mapataka kayo mga lupa. Bakit? Sana ko ginawa ng Diyos.
saan niya ako binangko. Mula doon sa punik na kasalanan. Sino mag-aakala ng isang Eduardo Lugiero, Lasi Lugiero, Sungkadero, lahat ng ro ay narokon. Hindi lang Lugiero. Hindi lang Lugiero. Lahat ay narokon. Tinamumuyaan ng lipunan. Pinatakwil ng mga anak. O isang araw, hindi ko makalimutan ang ginawa ng Diyosa. Inuha niyang tulungan sa aking paglalaboy sa putik ng kalilingan, sa paputik ng kawalang mag-asa. Inaon niya ako, iniragay niya ako doon sa isang manatado at manibay na mato. Kaya ang sabi ko, Lord, hallelujah, anuman ang mangyari, hindi ako bibitaw sa pagkapit ko sa iyo. Hallelujah. God has made us kings and priests. We are seated with Him in heaven. He has translated us into His heavenly kingdom. And this position denotes dominion, authority, exaltation, rulership, and victory. Parang manulay ang inyong ano, ang inyong katayuan ngayon. Hallelujah. Hindi na tayo dapat mga kapatid mag-alala pa na tayo mamumuhay bilang kalunan. Amen? Panahon na para umalis tayo doon sa slave mentality kagaya ng mga Israelitas. Because God has exalted you to be a winner and don't settle for less. God has paid your success and your victory. Nalala ko yung kwento ng mag-asawa, matanda na sila. Nagplano sila na sila ay magbakasyon, sasakay sila sa isang cruise ship. So nag-iipon ang dalawang matandang ito. Hanggang sa nakabili sila ng ticket for a one-week vacation sa cruise ship. Pero hindi niya saan pangyayari, mga kapatid. Noong na, yung natira sa naipon nilang pera na sabi nila, sabi niya, ano darling itong presidente sa noon ng cruise? Ito ang ating mga pangkain, itong ganito ngayon. Pupunta doon sa mga hotel doon ng mga ganda, pagkain ka doon sa mga restaurant, lahat i-enjoy natin itong pirang natira sa ating ticket. But one day before mag-isromalis, na-accidente yung kanilang anak. Kailangan ng malaking halaga. Wala ko silang magawa kundi ibigay yung pera na sa kanila at ang naiwan nila kundi na lang. Sabi ng sabi, paano tayo? Eh di ba rin, may ticket naman tayo. Paano natin pagkain? Kayain na kami, kayo naman tayo, na makapropayang ticket naman tayo. Doon natin sa kitmen. Bumila sila mga kapatid ng cheese at saka cracker. Good for one week. Ang kanilang pera na ipunin, tinaampo nila. Unti lang. So, mula pagsakay na Lunes, Martes, Merkules, Wednes, Viernes, Sabado. Ang kinakain nila umaga, tanghali at gabi, cheese and cracker. Mamamasyal sila, makita ko mga restaurant, tupok sa labad niya. Sabi niya, ano darling? Sa Sunday, sa last day natin kakain tayo niya. So, hindi po sila kami nila. And then on the last day, nung Sunday, kinabukasan, okay na sila. Pumunta sila doon sa isang magandang restaurant, tinignan nila, kaya natin ang pera dito. Pumasok sila, umuwi ng pagkain. Lahat ng pag-inumbir nila yung kaya ng kanilang budget. Sa pagkagulat nila, napakadaling magkaya ni handa. Sweetheart, hindi mo ba? Tumal ko ba? Sabi sa waiter, ang order namin na ito lang. Eh bakit nilagdagan hindi kayo ng pera? Sabi ng waiter, sir, sa inyo ba yung ticket ninyo? Oo. Tinignan. Hindi nyo ba alam, sir, na ang lahat ng pagkain dito, sumunan ang simakay kayo, lahat ng accommodation dito ng mga hotel, lahat ng mag-i-enjoy dito, libre ka kasama sa ticket. Alright. Sir. Sir. Ibig sabihin, nung binili nila yung ticket, bayad lang lahat ng room. Hindi lamang nila binasa, siguro na maayos. Binayaran na ng Panginoon ang atin pong lahat ng tagumpay. Di ba? Kaya lang minsan, hindi mo binabasa yung promisyon, inalagay ng Diyos dito. Hindi mo binabasa, inuunawa kung ano.
ano ang mga pangako at ano ang mga dapat mong tanggapin mula sa Diyos. Amen? Kaya, kung hanggang ngayon ang decision bracket ka pa, i-review mo kung ano ang nabili mong ticket. Prosperity and victory are under the provision of Christ's atonement. Hallelujah! Why miss the benefit when Christ has already paid for it? Lahat ng success, lahat ng resources, yan ay para sa iyo. At wala kang dapat gawin kundi gamitin mo lamang yan. Oh, para kayong titigilan. Siguro wala kayo din yung ginagamit. Siguro hindi nyo naintindihan kung anong nasa sa iyo. Ang lahat na yan, ang gagumpay, ang pagpapala, lahat na sa iyo yan, gamitin nyo yan. Kung may programan ba, ang gagamitin na sa iyo. Kung may kapakailangan ba, ang provision na sa iyo, gamitin nyo lang. You have the Holy Ghost. You have the name of Jesus. You have the blood of Jesus. You have the faith. You have the word of God. Hindi pa ba sapat yan? Para ikaw ay maging matagumpay? Hindi pa ba sapat yan? May ulang ka ba dyan? Hallelujah! We are equipped with success manual. Lahat ng may Bible in us. Lahat ng may Bible in us. Akin lang kaunti lamang magkaroon ng success. Wala kayong manual? Eh paano? Kaya pala walang tagumpay. Dahil hindi mo nagbabasa kung paano magkaroon ng tagumpay. Narito. Narito ang tagumpay. Joshua 1:8. The book of the law shall not depart out of thy mouth. But thou shalt, ano? Meditate therein day and night, that thou may observe to do according to all that is written therein. And then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. Yes. That's not in my book. Yan. So, lahat na mayroong manual, sinisigurado ko sa inyo. Yung wala pang manual, hindi pa ulit lahat. Mga kabili pa kayo. Hindi pa ulit lahat. Mayroon mga minapukul. Amen? Why? Because God's word is powerful. It has a creative power. It has a saving power. It has a sanctifying power. It has a healing power. And it has a delivering power. Heaven and earth shall pass away, but the word of God will remain same and forever. Hallelujah. Use this manual. And you are assured. I remember the story, mga potential missionaries, in George Mueller, I think. Eh, pinto ko na yan, but I want, I like to. Pinto ko rin. Siya po isang missionary sa Scotland. Nang siya po ay napunta sa isang missionary journey, ang daladala lamang niya ay Biblia at ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Bawat araw, mga kapatid, naglalakad si George Mueller doon sa kalsada sa Scotland. Nakikita niya mga bata, marami. Wala pong mga magulang. Inabando ng ama at ina. Namubuhay sila doon sa karasada. Natumitira doon sila sa mga poor houses. Ang ginawa ang mga kapatid, at parang kinakapain mo sa inyong hindi mo hindi po na maglulunis, magkaskasin, usbusin, may mga sakit. Nakaramdam si George Mueller na ito ang pagtawag ng Diyos sa kanya. Nagbukas siya ng isang orphanage o kung pangalagaan ng mga bata nito. Araw-araw na nalangin siya, Lord, i-provide mo ang building sa mga batang ito.
I-provide mo ang mga tao na magtingin sa mga batang ito. I-provide mo ang furniture, ang pera, ang pagkain, at ang damit ng mga batang ito. With only faith and Bible in his hands, nagtagumpay si George Miller sapagkat sinabot ko ang kanyang panalangin. Ang pangailangan ng lahat ng mga orpan ito, mga kapatid, ay tinatampo sapagkat mayroon po mga mayayaman na dumadaan doon at nagbibigay ng pira, mga kapatid, at nahihipon nito. Maraming bisis na ang pangailangan na sa pagkain dumarating na lang sa last minute. Minsan, nakaupo na sila. Sabi ni George Miller, children, let's pray, let me see it. Sabi ng mga bata, sabi na, but sir, wala tayong pagkain. Darating ang pagkain. Kung may darating ang pagkain, mga kapatid. Yun ang faith ni George Miller. Isang araw, bihis na yung mga bata para pumasok doon sa school. Pero wala po silang pagkain. Ang house, ang pinaka-house mother doon sa orphanage na yun, ay sinabi niya kay George Miller, Sir George, wala po tayong pagkain. Dito sa 300 children nito, dalakaw po ngayon sa dining table. Pero ang sabi ni George Miller, di bali, pinaupo niya lahat, nanalangin siya, nagpasalamat sa Diyos, mga kapatid at nagantay. Kailang sabi niya, alam ko ang Diyos ay magpubay. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos kung bakit ang mahal. Pagkaraan po ng ilang minuto, biglang may umatok sa pintuan, may-ari po ng bakery na katabi ng bahay na katabi po ng orphanage. Ang sabi po mga kapatid na may-ari ng bakery, Mr. Mueller, kagabi hindi ako makatulong. Hindi po alam kung bakit. Kaya sabi niya, ang ginawa ko habang hindi ko nakatulong, nag-bake na lang ako na nag-bake ng pagkain ng mga cookies na tinapay. At kanina, at hanggang sa ako'y makatulong, nagising ko kanina at alam niyo ba, meron akong 300 batches no, na nag-bake ko. Sabi niya, hindi ko natin sa ano, ano ang gamitin ko dito? Hindi ko rin makaupo, 300 na no. E nagsin ko sabi niya, dadalhin ko na lang dito. 300 na loob, 300 ng bata. So, tinapay na. Kaya maya may tumatok ulit. Alam niyo tumatok? Milkman naman. Yung nag-deliver ng tatas. Ang sabi niya, Sir, alam ko ito ay orphanage. Sabi niya, nasira yung aking, yung bulong ng aking cart, dahil ilan ng kanyang kabayo, nasira. Nabali, eh sabi niya, hindi na ako makarating ko sa aking deliveran, mabubulok itong batas. Kaya mayroon ko 300 buti dito. Ay, pwede ba ito bigay ko sa inyo? Amen? Amen. There were 300 nurse cans of milk for 300 thirsty children. Just above me. Maaaring masabi natin, I was born a winner. If I was born a winner, why did I pray? Pastor, wag may pinanganak ko na sa Mumbai. Bakit? Nabi ko ako sa aking first love. And ito lang, yan ang nabi ko sa aking first love. Kundi naman wala. Ah, oo, ma'am. Okay. Nabi ko ako sa aking business. Nabi ko ako sa aking career. Karir, nabigo ako sa aking pag-aaral at higit sa nabigo ako sa paglilingkod ko sa Panginoon, I am a failure. No! Church, you are not a failure. Pinuturuan ka ng Diyos ng mga leksyon, nililisyonan ka ng Diyos sapagkat mayroon isang programa na ginagawa para sa iyo upang ikaw ay magtagumpay. Ang pagpapala na riyan. Kaya lang, alam niyo minsan, hindi ay binibigyan ng Diyos talaga sa hindi pagkakilala. Kulang ka pa sa pang-aaral sa plano. Hindi mo pa alam ang manual kung paano mo panghawakan ang pampapala. Kaya para maibigay ang pampapala, pag-aralan mong manual mo. Pag dumating sa iyo 1,000,000 piso, ano ang gagawin mo? Ganito ang manual. Pag dumating sa iyo 1,000,000 piso, ano ang gagawin mo una? Siyempre, 100,000 mo para sa Panginoon niya. Sigurado ka nagtagal mo na kayo ng 1,000,000 mo. Diba? Remember?
Failure is a prelude to success. Kung walang katiguan, walang tagumpay. You have to fail in order to win. Yun ang sabi ni Dr. Irene Pasorta, hindi Irene Chavez. Tinan nyo. In 1832, si Abraham Lincoln ay natalo sa kanyang campaign sa General Assembly. In 1848, hindi nila kuha ang appointment as commissioner at the General Assembly. 1855, natalo sa eleksyon sa Illinois bilang New State Senate seat. In 1856, sikat na siya para sa Republican National Convention upang maging vice presidential candidate. In 1858, natalo ulit siya sa pagkasinador. But, in 1860, he was elected as the 16th President of the United States of America. Ano ang sabi ni Abraham Lincoln? I believe the Bible is the best gift God has ever given to man. Yes, it is. Why? It is God's word, and His word is sure and unfailing. The Bible will fully believe and use and change you from being weak to strong, defeated to victorious, and loser to win. Amen? Wala na? Wala na? Basta? Mga kapatid, basahin mo ang Biblia mo. Katulungin ko sa iyo. Meron ba? Yan. Amen? Read it, cherish it, and believe it, and apply it. I-apply mo yan, at hanggilin mo ang pangako ng Diyos. Sabi nga, change your thought pattern and words that you can. Pag nasa isip mo, hindi mo kaya, hindi, kaya mo yan. Pag nasa isip mo, I can, yes, you can. I can, yes, you can. I can, yes, you can. Yung naisipin mo lagi. Don't say it is impossible. You believe in God? Then believe. Okay, ano? Then believe His word as final and it is for sure. If so, you can win. In Mark chapter 10:23, Jesus said, if thou canst believe, all things are possible to him that believe. The word impossible is not in God's dictionary, vocabulary. And if you have faith, nothing is impossible. Sino ito may pananampalataya? What is your ambition? What is your goal? What is your dream in life? You want to succeed? You want to prosper? You want to make it to heaven? You want to win? God has the answer. Brainwash yourself with this word. You are born to win. Because with God, nothing shall be impossible. He is a conqueror and he is a winner. Alam niyo mga kapatid, alam niyo ba kung ano ang pilosopi ng Napoleon Bonaparte? Ito ang pilosopiya niya. Impossible is not in my vocabulary. Ang imposible ay wala sa vocabulary ko. Pinaniwalaan niya ito at mga kapatid, nangyari po sa kanyang buhay. He was known as the conqueror and the winner. Don't put limitation on God and yourself. We become failure because of the limitation we put on ourselves. Dahil po minsan sa tagumpay. Because ang lahat ng tagumpay nito, ang lahat ng prosperity ng tagumpay nito, mga kapatid, ay nahahandangan. Dahil po, nilalagyan po natin ng limitasyon ang ating sarili. Ang sabi ni Paul, I can do all things through Christ
was 21. I remember, sino nakabasa ng shortest speech ni Winston Churchill? The shortest speech na ginawa ng isang sikat na tao. October 29, 1941. Winston Churchill was the Prime Minister of United Kingdom or Great Britain. Bumisita po siya sa Harrow School upang kanyang pakinggan ang tradisyonal na awitin na kanyang inaawit noong bata pa siya at upang magsalitaan po siya doon sa mga estudyante. Lagi pong tatlo ang kasama ni Winston Churchill sa kanyang paggalangan. Ang kanyang sombrero, ang kanyang baston, at ang kanyang tapako. So, kung tinawag si Churchill, umakyat siya doon sa platform, umarap sa podium, inalis ng kanyang sigar, kanyang bibig, nilagay ang kanyang tungko at kanyang baston, inalis ang kanyang sombrero. At ang sabi niya, "Young men, all I have to say to you is sum up in three words." Nagkaroon mga kapatid mo na nabit ang kaya ang three words nito. Ang inaasahan nila ay magkaroon ng magandang speech itong si Winston Churchill. He is the Prime Minister. Siyang marami sa mga accomplishments na ginawa sa kanyang buhay. Ano po ang tatlong salita nito? He said, "Never give in." Inulit niya na itong beses. Never give in, never give in, never give in. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang abano, sinubo niya sa kanyang bibig, kinuha ang kanyang sombrero, kinuha ang kanyang baston, bumaba at inulit. Three words. The shortest speech na naganap sa kasaysayan ng buong mundo sa isang kinikilalang tao. If Abraham Lincoln gave up, he did not become the 16th president of the United States. If Thomas Edison gave up after more than 1,000 failed experiments, there would be no electric light bulb. If Howard Schultz gave up after being turned down by bugs 242 times, wala saan ang Starbucks ngayon. Do you know may Starbucks? Yan, masalamat kayo sa pagkat si Howard Schultz ay hindi nag-give up. If J.K. Rowling stopped after being turned down by multiple publishers for years, there would be no Harry Potter. Sipin mo, ilang taon, hindi talaga siya turned down siya. If Walt Disney quit to soon after his theme park concept was trashed 302 times, there would be no Disneyland. Amen? But if Jesus gave up after so many insults, beating, stripes, crowning on thorns, and piercing of his side, there would be no salvation. There would be no healing. There would be no heaven. There would be no eternal life. Shall we all stand? Church, never, ever, ever give up. Amen. One thing is for sure. If you give up too soon, you will never know what you will be missing. Kung mag-give up ngayon, kung titigil ngayon, hindi mo alam kung ano mawala sa iyo. You will miss the rapture, you will miss heaven, and you will miss eternal life. Keep going, never quit. If you fall down, don't give up. Get up. Micah 7:8. Rejoice not against me, mighty me. When I fail, when I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be alive. Kung sino ka man ngayon, nagkaroon ka ng kabiguan sa buhay mo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sabihin mo sa kaaway, huwag kang magalak sa akin. Huwag kaaway ko. Sapagkat kapag ako'y nabuhay, ako'y papatay. Sapagkat ang Panginoon
Panginoon ang aking liwanag sa aking kadiliman. Amen? This is a challenge to each and every one of us. If Abraham Lincoln, I don't know about you. Ikaw para sa akin. I have decided to follow Jesus. Praise God. No turning back. Bakit? Napakamatay ko lang sa akin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.